Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ginisa ng mga miyembro ng United Nations Security Council ang North Korea dahil sa patuloy na paggawa nito ng armas nuklear. Sa pagdinig ng lupon, batay na rin sa kahilingan ng Estados Unidos, sinabi ni UN High Commissioner for Human Rights Volker Turk ang bilyong dolyar na ginagastos para sa nuclear arms program nito sa gitna ng kagutuman na nararanasan ng mga mamamayan sa naturang bansa. Binatikos pa nito ang malawakang forced labor kung saan maging ang mga bata ay pinagtatrabaho sa military facilities para lumikha ng armas. Ay naman kay UN Human Rights Office Special Rapporteur on North Korea Elizabeth Salmon, ang patuloy na pagsasara ng border ay nagpapalala lamang sa kahirapan at kakulangan sa pagkain ng mga mamamayan ng Democratic People's Republic of Korea. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sinabi ito ng Pangulo dahil sa pagsisimula ng pag-ani o harvest season ng major palay producing areas gaya sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato. Nauna nang inatasan ng Pangulo ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na bantayan ng presyuhan ng bigas sa mga pamilihan. Kasunod ito ng ulat na pagtaas ng presyo ng bigas na umabot mula sa 40 hanggang 50 pesos per kilo. Sa pagtaya ng Department of Agriculture, nasa 900,000 metric tons ng palay ang inaasahang ani sa tatlong nabanggit na probinsya. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang tatlong katao matapos masunog ang sinasakyang speedboat sa karagatan malapit sa Zamboanga City Pier. Galing ang speedboat na Fadi Laminusa Express sa Tres Marias, Baliwasan, Seaside, Zamboanga City para sa isang sea trial nang mapansin ng mga crew ang apoy sa fuel tank at battery nito. Mabilis namang rumisponde ang tauhan ng Coast Guard para iligtas ang sakay ng nasusunog na speedboat na kalaunan ay lumubog sa karagatan sa bahagi ng Barangay Marikis, Zamboanga City. Binigyan ng paunang lunas ng Coast Guard Medical Clinic Southwestern Mindanao ang mga biktima na nagtamo ng first degree burns. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.